Hello everyone, welcome back to my channel. And for this episode, we will be having a review of a PR package sent to me by Anderella PH. I think they are Anderella PH. Anderella TH Papaya and Carrot Soap. Yan po yung sinend nila sa akin to review. And I've been sent this like 2 weeks ago pa. And now I'm on my second week using the soap. So, kung gusto niyo malaman my thoughts about Anderella TH Papaya and Carrot Soap, just keep on watching. For the first review ng ating soap, kailangan muna syempre buksan natin, tapos tingnan natin kung ano yung mga makikita natin sa loob. Aside from itong naghuhumiyaw na kanilang bubble wrap. In fairness, naamoy ko na siya. Hindi ko pa siya na-open ng maayos. So, i-open ko lang siya ng bonggahan. Ano? Ang hirap po, no? So, by the way, nakita ko yung picture nito sa Facebook and parang ang ganda ng packaging nila kasi color black siya. Mukha siyang elegant. And kung gusto nyo po siyang i-check, meron po silang link dyan sa baba. And ipapakita ko din yung picture ng kanilang soap na with packaging. Kasi, ewan ko, bakit hindi nila ako sinendan ng karton? So, alam nyo, okay lang rin naman yung ginawa nila na isinend lang nila sa akin itong soap. Kasi, we will be basing our review on the effect of the soap mismo. Like, hindi tayo magbe-base sa kung anumang packaging na kung anumang fancy things. Though it helps. It helps para makaakit ng customer. So, ito yung kanilang soap. This is actually, parang ang nakita ko sa website nila, this soap cost 250. Hindi ito yung normal na soap na yung price range niya is not the normal thing na makikita mo sa grocery. This is somewhat on the higher end ng price ng soap. So, this is called Anderella Papaya and Carrot Soap. So, let's open it up and let us smell it. Oh my gosh. Ang bango niya. Like, ito yung soap na parang feeling ko kapag ginamit mo, yung parang palagi kang bagong ligo yung effect. So, hopefully mag-maintain ito yung scent nito sa akin whole day kasi girl, I can't stop smelling it anymore. Ang bango kung ano mang effect nito sa akin and hopefully maganda siya. So, ayan, lalabas ako later on kaya let's get it on, let's go to the CR. Pero hindi ko muna kayo isasama doon. I'll just be using this soap and I will give you the feedback later on. Ipagpaumanhin nyo po ang aking bare face dahil kakagaling ko lang po sa banyo at kakaligo ko lang. Nagamit ang ating papaya and carrot soap from Anderella's. Mag-ayos muna ako ng buhok. Ano po? So, I've been using this soap for a week now. More than 1 week pa nga yata. So, right now, I am so ready to give you my feedback about the Anderella Papaya and Carrot Soap. Okay guys, so I would just like to tell you a background of yung skin ko. So, yung skin ko ngayon is, actually, nag-subside yung mga pimples ko dahil nagpapaderma ako. And I am using things on my face para mag-subside yung mga acne ko and my acne scars. So, binigyan din ako ng derma ko ng soap na gagamitin ko for my face lang. So, nung naubos yung soap ko, tamang-tama naman dumating ang Anderella Papaya and Carrot Soap. So, sabi ko, why not give this a try? Kasi kapag nag-breakout ako, ibig sabihin, the soap is not working for me. So, luckily, after 2 weeks of using the soap, after almost 2 weeks of using the soap, I can say na hindi naman ako nag-breakout sa Anderella Papaya and Carrot Soap. Ibig sabihin, maganda siya sa aking skin. And my skin is super oily sa T-zones, like super oily talaga siya. Yung lips ko lang ang super dry. And also, may issues ako with my skin kasi kapag kakatapos kong maligo and nag-dry na yung balat ko, kapag ini-scratch ko siya, nagkakaroon siya ng white-white and ayoko yon. Ibig sabihin, very dry yung skin ko and hindi siya namo-moisturize. But for Anderella TH Soap, ito ang isang napansin ko after just 3 days of using. Kapag ini-scratch ko yung skin ko, it doesn't appear white. Like, wala kang makikitang puti kahit i-scratch mo yung skin mo. And I am loving it so much. Ibig sabihin, namo-moisturize niya yung skin ko ng bongga at hindi siya nakaka-damage ng husto.
Also guys, dito sa part na to ng braso ko is may mga skin na nagbabalat, like nagtutuklap-tuklap siya na parang dandruff, pero after 1 week of using, yan din ang napansin ko, like super moisturized siya, para akong naglotion pero without using any lotion, just the soap alone, wala na yung aking white na, alam niyo yun, nagbabalat-balat dito, and even though ini-scratch ko siya, hindi nagpapakita yung puti-puti. So that's what I like about the soap. So sasabihin ko rin sa inyo ito na hindi porket nag-work sa akin yung soap eh mag-work din siya sa inyo. It will always depend on whatever skin type you are, kung hiyang ka ba sa soap na yon or whatever the case may be. Also, isa pang nakita kong maganda sa soap na to is that konting pahid mo lang sa balat mo, bumubula na siya agad. Like, alam niyo yun, makakatipid ka sa soap kapag ganun siya, kapag konting pahid mo lang, hindi mo kailang ikuskus sa balat mo para bumula siya ng sobra-sobra. And ang nagulat pa ako guys, kahit sobrang dali niyang bumula, ang dali-dali lang rin niyang banlawan. So let me tell you this guys, dito sa Baguio, kapag naliligo ka, kailangan mo ng soap na madaling banlawan dahil ang lamig-lamig, and you cannot afford na magbuhos ng tubig, kasi nagpapainit lang naman tayo ng tubig, kasi kailangan natin ng mainit na tubig dito. So natuwa ako dito sa soap na to kasi mabulang-mabula siya, though kapag nagbuhos ka ng tubig, madali siyang banlawan sa kutis mo, pero nananatili yung amoy niya. Ni-imagine niyo ba yun? Basta ganun siya, yun. Kaya natutuwa ako dito dahil tipid siya sa tubig, tipid siya sa soap, dahil konting pahid lang, bula-bula, and then konting wash lang, nawawala na yung pagiging madulas niya sa skin. Like, kapag nag-wash ka actually ng skin, parang nag-squeak pa yung skin mo kapag pinapahid mo siyang ganun. Medyo tumutunog pa siya. Ibig sabihin, wala na talagang bahid ng sabon yung skin mo. So, to wrap this up, I think Andrella TH is a super good soap. I think it is worth the price of 250 pesos. So if you want to buy Andrella TH Papaya and Carrot Soap, I will link them down below dahil meron po silang Facebook account. And you can contact them there para makapag-order din kayo ng sabon ninyo. So that would be it guys. This is my review for 2019. 2019 ko na to na-upload dahil naging busy ang bakla. So ayan na po. Make sure to subscribe down below. Comment and like this video. And i-share niyo na rin siya kung naandun na rin lang naman kayo, di ba? So, let's see each other again on my next review and or my next tutorial or kung anumang next na video ang isunod ko dito. Like, comment, and subscribe. Bye, guys!